ang tinitira nila Vice President. Grabe din. Bakit? Kasi alam nyo na siya ang next na maging presidente. Kasi alam nyo na sa inyong lahat, si VP Inday Sara ang pinagkakatiwalaang public servant kesa sa inyo. Mainipin. Mainipin po itong mga tao na nagpapa-resign kay VP Sara dahil inakusahan po nila na hindi po magre-resign si VP Sara. Meron silang take sa lahat eh, no? Napakahuhusay ng mga bukod sa sila naiinip na po, naiinip na sila sa pagre-resign ni VP Sara. Kung hindi man po mag-resign si VP Sara, meron pa rin po silang katwiran, no? Ang sinasabi po nila ngayon, opportunista daw po si VP Sara Duterte dahil po dito sa kanyang hindi pagre-resign. Ano ba ibig sabihin ng opportunista? Ha? Paliwanag lang po natin kung ano ibig sabihin ng opportunista. Baka kayo naguguluhan sa salitang opportunista eh. Ang ibig sabihin po ng opportunista, no? Yung ginagrab mo yung pagkakataon para maging magkaroon ka ng kapanyarihan, maggrab ka ng power, yan bang ginawa ni Sara Duterte? Mag-real talk po tayo. No? Ako, ito lang masabi ko sa inyo, yung nagsasabing opportunista pa si Sara Duterte, ang kakapal ng mukha ninyo, mga poki ng ina nyo. Yan lang po masabi ko. Minsan lang po ako magmura. At hindi na po maulit. Bakit po? Baka nakakalimutan po ninyo. Before 2022 election, lahat, as in lahat ng survey, as in lahat, walang, kahit na anong survey yan, kahit ginawa yan ng mga Dilawan, Kakampik, ng mga NPA, sino man mag-survey, lahat po yan, simple lang po sinasabi, number one si Sara Duterte. Number one, no? Before yung 2022 election. Ano pa po ang katangian ni Sara Duterte? Anak siya ng presidente. Yung tatay niya, hindi lang po simpleng presidente, pinakapopular na presidente. Lahat ng machinery ng gobyerno pwedeng ipansuporta sa kanya. No? Tumakbo lang siya. Eto, dito ko sakit na sakit eh. No? Ayaw tumakbo ni Sara Duterte. Bata pa mga anak niya. Ayaw niyang tumakbo muna. Nag-file siya for mayor, pero kaming naniniwala sa kanya, hindi kami pumapayag, run Sara run pa rin. Run Sara run. Huwag, nag-iiyakan, run Sara run. Yung mga Marcos, ha? Tandaan nyo, mga Marcos, yung mga ano ninyo, yung mga supporter ninyo, hindi po pwedeng baliktarin tong sitwasyon na to. Yung mga Marcos nanliligaw, pumupunta sa Davao, nililigawan nila si Sara Duterte para maging vice president ni BBM. Huwag tayong magbulahan, no? Kayo ang nanligaw kay Sara Duterte. Hindi the other way around. Alam nyo, kaya nabuo ang unity team, magtapatan na po tayo. Pinuntahan nyo si Sara Duterte sa Davao, niligawan, kasama lagi si Aimee Marcos. Kaya siya magpapatunay niyan eh. Ngayon, kung babalik ta rin din ni Aimee Marcos ang lahat ng sitwasyon, wala na kaming magagawa. Nasa pangalan nyo na siguro yan. Kasi ako, naniniwala pa rin ako kay Aimee. Hindi pa rin siya bumabaliktad eh. Kasi sobra na. No, tatawagin pa ng mga supporter ninyo na oportunista pa si Sara Duterte. Lahat as in lahat ng chance. Pwedeng-pwede po siyang manalong presidente ng Pilipinas. Pwedeng-pwede po siyang manalo na presidente ng Pilipinas. Lahat ng government power ng presidente nasa tatay niya, no? Kasi ang sakit na marinig na oportunista pa si Sara Duterte. Bakit daw oportunista? Kasi ayaw daw mag-resign. Ang kakapal ng mukha ninyo. No, yan lang masabi ko. Ang kakapal ng mga mukha ninyo. Tapos yung makuha, naligawan si Sara Duterte at nagpumayag sa inyong vice president.
sasabihin nyo ngayon, sa tingin nyo ba maniniwala kami? No? Sa tingin nyo po ba kami maniniwala na gustong-gusto ni Duterte na magpailalim sa inyo at wala kayong kondisyon? Ibig sabihin, wala kayong pinagkasunduan na itutuloy nyo yung mga proyekto ni Tatay Digong, hindi nyo papapasukin yung ICC. Sa tingin ninyo, ganun katanga si Sara Duterte, napapayag siyang vice president ni Bongbong Marcos. Kung wala silang kasunduan na hindi papapasukin ng ICC at hindi itutuloy yung NTFL Cup. Kaya po nagre-react si Sara Duterte ng ganun na lang. Ipinapaalala po ni Sara Duterte, teka muna, kayunitin niyo ako. Hindi naman po si Sara Duterte tumakbong independent eh. Unitin po yan eh. No? Sa totoo lang po, yung may mga hiya. Alam niyo po ba yung mga taong may hiya? Pag ikaw nakipag-unitin ka, automatic yan eh. Presidente ako ngayon, vice president ka. Sinuportahan mo ko sa aking presidency. Ano po, sa mga taong matitino, susuportahan kita pag tumakbo ka na sa presidency mo. Diba? Eh puta sa inyo, suportahan mo ko pag nanalo ko, tatablahin na kita. Yun yung gusto nyo? Yun yung gusto nyo gawin ni PBBM eh. Tapos maririnig pa, puta, suportahan mo ko dahil malakas ka. Tatay mo, presidente ngayon, suportahan mo lang ako. Pag nanalo tayo sa Uniteam, tatawagin ka namin oportunista pag hindi ka nag-resign. Ang sakit. Di ba? Tatawagin siyang oportunista pag hindi nag-resign. Makakapalamukha ninyo. Yung mga supporter na nagsasabi na oportunista si Sara Duterte o nananaksak siya sa likod o si Sara Duterte ay ganun-ganun, ang kakapal ng mga mukha ninyo. Totoo po yan. Ngayon, minsan lang ako magsabi ng ganito. Napapamura nga ako sa galit eh. Anyways, nasa happiest place ako, hindi po ako hindi ako ganong magalit ng gusto kasi ang saya po dito. Nakita niyo po lahat ng tao nakangiti, nagbabatian kahit hindi magkakakilala. Ako lang galit ngayon eh. Ako lang po nakakagigil ngayon, gigil na gigil ngayon. Okay, eto po. May crisis sa edukasyon. Talagang kala mo, antindi-tindi. Akala mo kung i-portray nila ang DepEd ngayon, parang napaka-worse. Magtanong po kayo sa mga teacher, pwede po ba? Tanongin niyo po yung mga teacher kung talaga ba nagiging worse ang edukasyon ngayon. Kung talaga po bang walang ginagawa si VP Sara Duterte para maiangat yung ating kalidad ng edukasyon. Tanongin ko po kayo, totoo ba yun? Panahon ba ni Pinoy? Kasi ang sinasabi nila, buhat ng umupo si Tatay Digong, pabagsak na edukasyon, tinuloy pa ng kanyang anak. Ang tanong ko po sa inyo, pinakatanong ko po sa inyo, nung panahon ba ni Pinoy, ang taas ng edukasyon natin? Ha? Nung panahon ba ni Pinoy, puta, naroon tayo, tapo ba tayo sa buong mundo? I-real talk po natin sarili nyo. Nung panahon po ba ni Pinoy, ni Gloria, ni Erap, ni Cory, ni Noynoy, si FBR, nung panahon po ba nila, napakataas po sobra ng ating education? Talaga, bumagsak lang nung panahon ni Tatay Digong tsaka ni Sara Duterte. Matagal na pong pinagtatawanan yung mga graduates natin. Ngayon lang nga po binabangon. Yan pong PISA, matagal na pong may PISA. Ano po yung PISA? Test po yun eh. Pinagtetest po yung mga 15 years old. Sinusukat po doon yung kalidad ng edukasyon ng isang bansa. Pagtetestin lahat ng mga 15 years old sa buong mga estudyante, ng mga buong... No? Ngayon lang po ginawa yung panahon ni Tatay Digong. Bakit po ngayon nila ginawa? Bakit po gustong makita nung panahon ni Tatay Digong? Paliwanag ni Briones. Kasi gusto nating makita talaga yung kalidad ng edukasyon natin kumpara sa ibang bansa.